Ayo, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, Francis Leo Marcos, BJMP Updates tayo. Ayan guys, at eto, ang napakagandang kwento dahil si Lemore mismo ay nakausap niya ang ating pandemic hero. At ito ang ginawa nila kahapon. Ayan, nakikita niyo yan. 400 ang nabigyan ng salamin sa loob ng BJMP. Person deprived of liberty, PDL po yung nakalagay dyan sa kanilang uniforme. At mamaya, i-play natin yan dahil ayon kay Lemore, talagang antagal nilang nag-usap ni Idol. At marami siyang kwento dito. Kaya yung mga revelation ni Lemore, pakinggan natin. Yan po ang ginawang ano, hindi po pwedeng mag-video po doon. May video si Lemore dito pala, may video na konti eh. Dali, makikita natin niya mamaya pag binay natin ito. Ito oh. Pero pakinggan na lang natin ang kanyang kwento. Talagang napakatindi ng kwento ni Lemore. Ito. Pakinggan na lang natin po siya para malaman natin ang update kay Idol na si Idol ay sus. Sabi nga ni Lemore eh, nababakla daw siya kay boss. Sabi, ang gwapo mo pala boss sa personal. Sabi raw, ang puti ng ngipin. Talaga si Lemore. Oh. O sige, iimpisa na natin ang kanyang pagkukwento dito. So! So, ayun na nga. At nagkaroon po ng humanitarian sa loob ng BJMP, mga kapatid. 500 recipient ang nabiyayaan ni Boss FLM ng salamin. Maputol lang kita dyan, Lemora. Sino ba, ulitin natin, sino ba ang gumawa ng pag-humanitarian sa loob ng BJMP? At meron pa nga yung kwento dyan na 5 taon na niyang ginagamit yung salamin niya. Sira-sira na. Isang Koreano. Yan pa, isa pang kwento dyan. Unahan ko na. At yung pagsasalamin, nakita nyo ba yung unang na-vlog na natin noon, nakasama niya sina Secretary De Lima, sina Secretary of Supreme Court Justice Renato Puno sa isang picture, ay doon naman po siya nagsalamin sa BJMP. Yun po yun. Kaya ngayon, nandyan siya sa BJMP. Sa Bilibid. Bureau of Correction sa Muntinlupa. Doon siya noon. Ngayon, nasa BJMP siya. Ayan, tuloy natin ang pakikinig kay Lemore ng napakagandang kwento ni Lemore dito. Masasabik ka talaga. Nagbigay din siya ng mga cellphone at tablet para gamitin sa mga yung mga ano tawag doon? E-hearing. O palakpakan natin si Boss FLM. Sa pakipagtulungan din ng FFCI Worldwide at ang Semi Esperanza Foundation ni Mami Bell Pepper Pool. So, ang sarap ng pakiramdam kasi mga kapatid, ano, early morning, tumulak po ang Team FLM kasama ang mga team para magbigay ng magkaroon ng humanitarian doon po sa loob ng BJMP. At
medyo mahigpit. Oo. Mahigpit talaga kasi wala kayong madadalang cellphone, hindi kayo pwede magpasok ng cellphone, relo, etc. Wala kayong dadalhin. Basta ang bulsa nyo pagpasok yun ay empty. Pero ang okay lang naman kasi may mga may nabibili naman pagkain doon sa loob, so doon na rin kami kumain. At maghapon po ang humanitarian doon. 500, imagine 500 na anong tawag doon, Kuya Dong? Kuya Dong? Anong tawag doon sa mga PDL? No? Person Deprived of Liberty, PDL. Person Deprived of Liberty. So 500, makikita mo lahat po ng mga mukha na, alam mo yun, parang all walks of life na andun eh. Oo. Yan yung sinasabi ni Boss. All walks mayaman, mahirap, lahat ng uri, may mga ibang lahi na naandoon na pumila, nagtsagang pumila para magkaroon sila ng linaw sa kanilang mata dahil nga yung salamin ang main ano doon. Ano? So, nakakatuwang isipin. Na ngayon, nagkaroon kami ng comparison nila Mami Bell kasi in-interview ko siya kung ano yung difference nung binibigyan natin ng humanitarian sa labas at dito mga tao dito sa loob. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng sistema ng BJMP. Napaka-organized po nila. Ang mga tao po doon talagang nakaupo habang nag-aantay ng kanilang pila. Matyaga sila nag-aantay. And very thankful sila, katulad din ng mga yung mga ngiti na tatanggap natin pagka nag-humanitarian. The same faces na yung ngiti nila, nagkaroon sila ng mga salamin. Napaka-ano nila, napaka-thankful nila kay Boss FLM. So, pero ang pinakamalupit na part doon, syempre, kasama natin si Boss FLM. Yun! Yun ang pinakamalupit na part doon. Yun ang diba? Malupit. Nung bumaba lang si Boss doon at kumaway sa amin, kasi naandun lang siya sa kabilang side ng wall na may harang na salamin, talagang hindi ko ma-express yung nararamdaman ko. For the first time, kausap ko siya doon sa parang may telepono doon eh. Sabi niya, kumusta ka na Lamor? Sabi niya gano'n. Okay naman, Boss. Okay naman. Ano sa tingin mo? Sabi, eh, syempre, salamin lang ang pagitan namin ni Boss eh. Diba? Salamin lang. Nabakla na si Lamor. Iba ka talaga pala. Oo, iba ka. Ang pogi mo sa personal, sabi niya. Pati si Lemon na bakla ka ngayon ay idol ah. O, diba? Tapos makita mo yung ito magkapati-pati. Ay, di gwapo talaga. Tapos, Mami Sigurd, tapos mega live shoutout, no? Pagkatapos nun, monitor lang siya doon sa ginagawang humanitarian. Once in a while, tatawag siya doon sa parang telepono at kausap namin siya. Isa kami, ako, si President Dong, si Benok, tinatawag niya para kausapin. Pero yung pinakamalupit doon, yung mga words of pinibigay niya. Ang tindi. Talaga doon ko na patunayan na talaga buhay na buhay sa iba eh. Iba kausap eh. Oo. Iba kausap si Boss mga kapatid. Hindi talaga siya yung parang normal na makikipagkwentuhan sa'yo na gano'n. Hindi eh. Kasi merong special talaga kay Boss. The way kung paano siya magsalita na nakikita natin doon sa mga previous video. Wonder boy nga eh. Diba? Kung paano niya bigkasin yung mga words of wisdom. The same talaga. Sabi niya, nanggagaling niya sa utak at puso. Oo. Ganun ang ano ang gusto niya iparating sa akin. Sabi niya, hindi ko maisingit na boss, yung mga basher, ganito, ganyan. Hindi mo maisisingit yun dahil gusto mo makinig na makinig sa kanya habang nagsasalita. O, parang ang dami-daming wisdom na ipapasok niya sa'yo, ibibigay niya sa'yo. Parang nasa ganun, yung attitude natin, pare-parehas, eh mag-iba, talaga mag-iiba eh. Alam niyo po ang nararamdaman ko habang kausap ko si Boss mga kapatid. Hindi ko po kayo niinggit, Ate Tess. Ang nararamdaman ko, pag kinakausap mo si Boss, yung level ng pagkatao, iba yung level talaga ni Boss. Kaya nga sabi ko, sa sarili ko lang, hindi ko minimay, si Mami Claire, isa rin sa kinausap ni Boss yan. Sabi ko, bakit itong mga basher na to,
Hindi ko makuha talaga ang logic bakit pilit na sinisiraan si Boss FLM. Samantalang, makikita mo sa pagkakaon ni Boss na totoong-totoo siya. May agenda diba? Sila. Hindi ka magkakaroon ng doubt kasi kung paano mo na minahal yung FLM na unang lumabas ng pandemic, ito eh, nakaharap mo eh. Diba? Andun yung mga words of wisdom na talagang pag pinakinggan mo, titi mo sa puso mo eh. Diba? May mga payo siya sa akin na sabi niya, basta dumiretso ka lang. Huwag kang paliko-liko. Yeah, ang diretsong daan. Sabi niya gano'n. Diba? Ang tamang daan. Hindi ko rin ma-express yung feelings ko dahil kahit pagod na ako dahil just imagine ilang araw na to na after ng humanitarian sa Benguet, kanina 3 oras lang po ako nakatulog dahil maaga na naman kaming bumiyay. Pero hindi po ako nararamdaman ko yung katawan ko ng pagod. Pero dahil na andun si Boss, yung espiritu mo ang taas eh. Ang taas. Diba? Tapos akala nga namin makakasabay namin siya kumain. Time nga, sabi niya, kumain na kayo dyan, sabi niya gano'n, mamaya uli, nag-usap ulit tayo mamaya, may mga nakahandang pagkain doon, imagine mo, grabe yung pakiramdam po mga kapatid. Oo. Kung maishishare ko lang, sana kung maibibideo ko lang, kaso nga hindi pwede eh, dahil wala pong, hindi ka pwede magdala ng telepono sa loob. Oo, yun yung SOP nila. Pero syempre, sa mata mo, nakikita mo siya, nakakausap mo, solve ka na talaga. Iba ang pakiramdam po, mga kapatid. Kaya, para sa akin, lahat ng mga pinagkukuda ng mga basher dyan. Ito lang sasabihin. Lapis. Ni Gaalikabok, wala kayong binatbat kay Boss FLM. Siyempre. Wala. Zero. Tama. Oo, zero. Yung sasabihin nila na si Boss FLM, ganito, ganyan. Lahat po yun, kasinungalingan lahat yan. Oo. Wala matindi. Maririnig na maganda sa sinasabi nila dahil yan ang lahat yan ay puro kasinungalingan. Pag nakausap nyo si Boss FLM, maiintindihan nyo kung bakit nila pilit sinisira si Boss. Yun, tama. Diba? Kaya sila Mami Claire, Mami Bell Pepper Pool talagang nagtitinginan na lang kami. Kaya pala ganun. Kaya pala galit na galit ang mga taong ito kay Boss. Diba? Alam mo, ang aura ni Boss napaka maliwanag ang aura ni Boss. Ang katawan niya talagang healthy mga kapatid. Yung pagmamahal niya sa atin. Ito lang ang sasabihin ko mga kapatid, no? Malas yung mga umalis sa FLM family. Malas. Dahil si Boss, sabi niya, mapalad kayo. Kasi kayo ang gumagawa ng tama. Yun. Di ba, Mami Claire? Hindi ko lang makuha yung exact words kasi nakatitig ako sa mukha ni Boss eh. Mapalad tayong lahat na naandito sa pamilya FLM. Dahil naandito tayo para gumawa ng advokasya na itinutuloy natin in the absence of Boss FLM. Pero paglipad ng agila, mas malalaki pa talagang mga mega humanitarian ang mangyayari sa Pilipinas na nakakakilabot. Yung mga plano ni Boss, sobrang lalaki. Yan ang tunay na Marcos Foundation. Diba? Ngayon, na-realize ko sa sarili ko, hindi natin kailangang, wala nang sagutan dapat eh. Kasi wala naman sila ni sa Alikabok. Yan, tama. Hindi makakalabel kay Boss FLM yung ngayon. Tama. Dahil ito sinusundan natin. Itong minahal natin ay totoo at legit. Yan, tama. Oo. Walang kawangis, walang ganon. Tama. Diba? Yung mga umalis dito, I'm sorry to say pero... Hindi ko alam kung anong tumakbo sa isip nyo, kung ano ang kokote na malikot sa kokote nyo at tinalikuran nyo si Boss. Pero tatandaan nyo, darating talaga ang araw. Oh. Ulit-ulit na sinasabi yan ni Kapatid Samtown, darating ang araw. Oh, pagsisisihin nyo yung pagtalikot kay Boss. Yun. Tama, dahil tama. The moment na nalaman niya na tinalikuran mo siya, ewan ko lang, sinasabi nga sa akin ni Boss kanina,
Yung pagiging maswerte natin, kasi naandito tayo, sinasamahan natin siya doon sa dark moments ng buhay niya. Diba? Kasi kung nakilala natin siya na hindi nagbago yung setup ng buhay niya, nunca. O hindi siya lumabas nung pandemic. Ibig sabihin, Lemor, na ibig sabihin dito tayo nasubukan. Kahit na alam natin, yung iba na nga, sumuko na nga dahil ang pinapalabas na nila ay hindi na raw makakalabas si boss. Ibig sabihin, may agenda talaga sila na habang nandyan lang sila sa labas si boss, ay maaari silang mabiyayaan. Na tayong kahit na hanggang sa siya ay nandyan nga sa kanyang kinalalagyan, ay hindi nating inisip yung iniisip ng mga basher na hindi na makakalabas. Dahil ang inisip natin ay puro positive na siya na nga mismo, nothing is permanent. Yan ang kanyang sinabi. At meron pa yung sinabi ni Lemor dito, ewan ko kung natapos na, na bago magpandemya ay parang nakita na raw niya ang sarili niya na hubot-hubad at parang nakausap niya ang Panginoon, nagliwanag kung paano yung na parang alam niya ang mangyayari sa kanya, na mahuhubaran siya. At yun yung parang ano, dun sa ibig sabihin yung pangitain na yon ay talagang magiging mahuhubaran nga siya eh. Walang-wala. Ayan yung nangyari sa kanya. Dahil nga, nakakulong siya. Yan yung sinasabi niyang all walks of life na maranasan niya. At naging divine intervention na yan. Dahil yan, kagaya niyan, ginagawa niya ngayon. Kung hindi siya napunta dyan, ay walang magpapasalamin sa 500 na inmates na yan. Walang mangangahas na magbigay ng salamin. O, pagpalagay mo, sa 1,000 na lang yung salamin, o di 500,000 na. Pinakamura na yun. Ha? Pero sabi ni Idol, 1,200 each daw yan. Kahit anong klase. Yan ang ano yan. Kumbaga, yan ang parang ang tawag nito, kontrata yan. Na kahit anong klase ng salamin, 1,250. Yan, 1,250. Eh, yung mga doktor pa na babayaran mo, yung mga pagkain, o, di ba? Wala pong ambag ang ano diyan. Hindi nag-ambag yung mga FFCI. Kasi yung FFCI, meron nga silang ibinigay dun sa mga wheelchair sa wheelchair nag-ambagan. May mga nagbigay ng isa, may nagbigay ng dalawa. Ganon, yung ambag ng FFCI diyan sa mga wheelchair. Pero yung salamin, solong-solo ni Idol, saka yung bayad ng mga doktor. Yun talaga ang solo ni Idol. Ang ano lang, ang tumutulong lang yung mga logistics, pagkain, at kung ano-ano pa, accommodation, yan, yung mga local governments. Sige, tuloy mo, Remor. Magandang pakinggan ang iyong mga kwento. Nung ka napansinin ka, hindi ka papansinin. Sino ka ba? Diba? Pero dahil sa pandemya, naiba yung buhay niya eh. Diba? Ibinigay niya yung kanyang kayamanan para sa bayan. Diba? Pagkatapos, nagkakilala tayo. Hindi ano yun eh. Hindi yun na parang nangyari ng aksidente lang. Hindi eh. Hindi ganun eh. Diba? Nangyari lahat ito dahil sa divine intervention. Ang sabi ni boss, ganito, no? Yun, divine intervention. Natanggapin yan. Nagkaroon siya ng parang premonition. Yan. Alright? Yung premonition na yon, parang nakita niya ang sarili niya na nakahubad. Yun. Ngayon, nung parang, parang kausap niya ata ang Diyos nung time na yun. O hindi ko alam kung sa panaginip ba Utol Benok o parang na-visualize niya, nagkaroon siya ng vision, na nakita niya ang sarili niya na nakahubad. And sabi niya daw, sabi niya sa Panginoon, kung ito yung gusto mo para sa akin, dahil marami na akong naranasan sa buhay ko, masasaya, lahat ng best na subukan ko na, kung ito ang gusto mong gawin sa akin, so be it.
At biglang nagliwanag, mga kapatid. And that's the time na nangyari na lahat ng mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Pero sinasabi ni Boss, talagang sobrang taas ng spirit niya talaga, no? Nothing in the world is permanent. Oo. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng ito, ng mga nangyayari, lahat ng hirap na nararanasan ni Boss, lahat ito ay magkakaroon ng end. At darating ang panahon na magkakasama-sama din tayong lahat. Marami pa mga kwento sa Boss, pero hindi ako masyadong nakikinig doon sa mga project dahil future project yan. Bahala na si Boss kung kailan niya i-disclose yung mga project na yan. Ang pinapakinggan ko yung mga words of wisdom na binibitawan niya. Oo, dahil tumitimo talaga eh. Tumitimo sa puso eh. Oo, hindi ko lang maiulit kung paano niya binigkas, pero pagdating ng araw siguro ma-memorize ko rin lahat yan. Basta iba talaga. Grabe, nakakaano na. Sabi nga ni Mami Claire, habang nagsasalita si Boss, kinikilabutan si Mami Claire. Yun ang ako kasi syempre, nakakausap ko naman ng madalas si Boss sa video pagka nagbibigay siya ng instruction, pero iba pa rin yung personal talaga eh. 'Di ba? Iba yung kausap mo siya na nasa harap mo, iba. Grabe. Iba yung feeling, mga kapatid. Sabi ni Mami Claire, ayan, yung yakap niya, maiiyak ka. Siya yun, yayakap sa'yo at parang sinasabi niya na tamang landas ang tinatahak natin. Totoo yan, mga kapatid. So, Mami Edith, shoutout po Mami Edith at Daddy Apple G. Ang hirap magkwento kasi yung emotion na andun eh. Yung grabe. Hindi ko alam. Utol Benok, magkwento ko nga. Utol Benok, saan ba ka naman? Iba talaga. Yung experience. Kasi nahihirapan ako magkwento eh dahil ramdam ko na andito pa rin si Boss sa akin eh. Hindi, kasi ganito yan, Tol. Kasi si Boss kasi matagal ko na sinabi naman niya, matagal ko na siya nakasama. Kaso nga lang kasi mga panahon na yun, talagang suplado si Boss. Yes, suplado. Suplado. Kumbaga, dadaan-daanan ka lang niya talaga, Boss, good morning, ganun lang. Oh, tatango lang na ganun. Pero iba yun talaga yung tipong pag nakausap mo siya at siya yung mismo yung nag-approach sa'yo mismo. Iba, ibang klase. Malalaman niya naman niya, syempre, lalabas naman din si Boss kung sakaling, diba, kumbaga, tipong magkikita rin kayo. Kayong lahat. Yes. Oo. May experience yun rin, yung experience ni Brother Lemor. Ngayon, kayo naman yung magkukwento sa amin. Kasi ako talaga, kahit na lagi ko na makasama dati yan, iba pa rin eh. Basta iba pa rin. Yun nga, yung sabi ni Boss sa akin eh, wag mo munang isipin yun, Roman, sabi niya, yung paglabas ko. Basta, isang araw, dadaanan na lang kita dyan. Yun ang banat ni Boss. At kakatay tayo ng kambing. Yan o. Oo. Parang ano eh, ang observation ko kay Boss, parang siyang pinagsama-sama. Mentor, teacher, advisor, pastor, basta yung mga magagaling mangaral, pag samasamahin mo yan in one, yan si Boss. Yes, totoo yan. Hindi ano eh, hindi siya magkikwento na parang mararamdaman mo, eh wala, buladas to. Hindi ganoon eh. Hindi ganoon, di ba? Kasi kaya lahat ang daming, sinasabi ang daming ano eh. Ang daming gusto niyang ikwento, tol, di ba? Kaso nga lang, talagang yung mga kwento niya, yung lahat ng sinasabi niya, nanggagaling sa puso niya. Yes. Di ba? Kanina, meron siyang instruction sa'yo kanina. Yung utak, pagka nag-combine yung utak at puso, ibig sabihin na natol, ayun talaga yung sinasabing wisdom. Yes, yung wisdom. Oo, tama. Diba? Pag nagkumbay yung talaga utak at yung lakas ng kamay, yung kamay at ang utak, yun ay ginagamit siya sa kanyang paghahanap buhay. Pero pag nagsama ang utak at puso, nagkumbay niyan, wisdom talaga ang ibig sabihin.
Marami pang ano eh, marami pang marami, alam ko marami pang gustong ikwento si boss, pero limited talaga yung time na pag-uusap. Pero ito lang ang naramdaman ko, no. Hindi mo na ma-explain, tol. Hindi mo na ma-explain, tol, 'di ba? Ang dami mong gusto sabihin sa mga viewers natin ngayong gabi, pero basta hindi mo ma-explain, iba yung pakiramdam. Sa ano kasi, sa mga basher kasi, especially yung mga nakilala niya before, ginagamit din yung feelings na yan na sinasabing merong ano, parang, yung katulad na sinasabi ni Lawlaw noon na parang merong ano eh, merong magnet si boss. Na kahit lalaki ka, kakaiba. Hindi ka ano eh, nababakla ka na naman, Lemo. Hindi ang dating eh, parang ano yun, parang ka nakahanap ng isang kapatid na naandyan para supportahan ka. Kahit anong gawin mo, basta ang magbe-benefit dito ay yung mga taong bayan. Iba sa taong bayan. Sabi niya nga, itong mga taong to na feel comfort, na ang tingin na ng lipunan dito sa kanya, ay mga buhay na patay. Ang tinutukoy niya po doon yung mga inmates, yung mga nakakulong. Diba? Kung hindi natin tutulungan yan, sino pa ang magbibigay ng tulong dito sa mga taong to? Yan, tama. Eh, ang tingin na ng lipunan dyan, mga buhay na patay. Eh. Mm. Diba? Especially yung mga matagal na nakapiit. Diba? So, ano ang ibig sabihin nun? Kung hindi gagawin ng FLM, ni FLM at ng FFCI Worldwide Seminar Esperanza yung ganung proyekto, sino ang ibibigay sa kanila? Diba? Grabe, grabe po mga kapatid. May isa pa siyang kwento, yung ano, Tol Benok, yung tungkol doon sa aso. Yung hypocrites, yung mga hypocrites, 'di ba? May nakitang aso na lulugo-lugo doon sa lansangan, ang gagawin, kukunin, papaliguan, pakakainin, igugurom yung aso and then ibibidyo at maraming views. Pero yung bata na naandun sa ilalim ng tulay, nagutom na gutom, hindi pinapansin. Diba? Mas ano si boss sa buhay ng tao, hindi sa buhay ng although buhay ng hayop, may buhay din yan, pero ang priority talaga ni boss ay yung mga tao na mahihirap. Doon mo talaga mararamdaman ng ano eh. Tsaka kanina, tol, yung pakiramdam ko kanina, parang walang boss na nagmamasid. Kumbaga parang okay. yung parang paisama niya. Mm-hmm. Pantay-pantay eh. Mm-hmm. Pantay-pantay. Talaga kanina. Yung pagtingin niya sa amin, walang ditong malapit sa... Wala, walang ganun. Wala. Basta pantay-pantay lahat. Mahal ako ni boss, mahal si Benok. Lahat ng empleyado mahal, lahat ng supporter mahal. Lahat. Daway na magsalita siya. Parang kapatid mo siya. Ganun, parang patay mo siya. Feel comfort. Feel comfort ka sa kanya. Sana pagdating ng time, no, na makalipad ang agila, makasalamuhan niyo si boss. Ako tinuturing ko sarili ko na ako isa sa mga fortunate na makausap siya, makasama siya kahit sandaling oras. Yun. Masasabi ko na maswerte ang FLM team dahil nakasama si boss. Maswerte tayo na nandito sa comment section dahil iniwan si boss. Maswerte ang mga tao na kahit hindi kinila si boss, minahal si boss dahil yung pagmamahal na yan ay maibabalik ka ni boss pagdating ng araw. Grabe, mga kapatid. Ito ang mga eyewitness, Mami Clarita Di Mayoga, hindi pa nag-comment dyan si Mami Bell. Matutulala ka talaga. Kasi ayaw mong sayangin yung oras na bawat single words tagos sa puso. Di ba? Kasama namin si Mami Bill, si Mami Claire na naandun at nararamdaman niya yung the way ng pagsasalita ni boss. Di ba? Kaya hindi ko maintindihan, mga kapatid, ano? Hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao na pilit nilang ibinabagsak si boss FLM. Pero sa kabila nun, wala talaga silang binatbat. Puro lang kayo alikabok pagdating sa agila.
Tandaan niyo yan, hindi kayo pwedeng lumebel sa posisyon ni boss. Walang-wala kayo. Mga sampid. Kahit sino, wala talaga. Lumayas kay boss, wala na kayo. Diba? Limor, swerte tayo na nagmamahal sa kanya. Yes, Ma'am Eden. Kita mo naman mga swerte, diba? Mm-mm. Ikaw, nakaharap mo ng personal si boss. Diba? Hmm. Ano masasabi mo kung sakaling makalabas siya at mag-live ng ganitong oras? Tatawanan niya lang, diba? Sasabog na naman ang mundo ng YouTube. Pagtatawanan niya, hindi napapansin ni boss yung mga basha? Hindi nga. Kumbaga, tatawa na lang siya. I'm back! Nakakamisin na lang yung tatawa niya. Sobrang saya niya kanina. Promise. Hmm. Ay, nakikita ko niya sa kanya. Nagmamasid siya. Hmm. Malungkot lang nung sinabi niyang matutulog na ako. Ngayon, naramdaman ko yung lungkot sa mukha ni boss kasi... Siyempre, yung happy moment natin, naputol, wala magagawa, ganun talaga. Merong rules oras na kailangan sundin. Pero, alam mo yun, nagkaroon ako ng hope na someday, somehow, at paglipad ng Agila, nakasama na natin siya rito, babalik yung dating saya. No? Yung mga sinasabi nila, kahit konti, hindi natin kailangan magpa-apekto. Wala. Zero. No match, kumbaga. Yes, sobrang ano, sobrang taas ni boss. So, yung level ng spiritual niya, ng personality niya, wala makakabit doon. Kahit sino pa. Hindi ako ano ha, hindi ko sinasabi na parang maging kulto tayo. Hindi. Iba. Basta doon lang tayo sa tama. Yung pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan dahil yun ang pinaka-importanteng regalo ni boss para sa mamamayang Pilipino. Sabi ni boss, Ito yan. Darating ang panahon, lahat ng mga bagay na nagawa ko, maaalala ako ng tao. Mamatay man ako sa mga susunod na panahon na hindi ko maubos lahat ng mga Pilipino mabigyan ng salamin. Pero itong ginagawa ko, tatatakyan sa puso ng bawat Pilipino. Maaalala nila ang pangalang Francis Leo Marcos. Totoo. Tama. Diba? What more tayo? Tayo mga solid supporter na naandito mula nung lumabas siya hanggang sa dilim ng buhay na dinadanas ni boss ngayon, naandito tayong lahat. Tayo ang magdadala. Tayo ang magpapatunay. Tayo ang magkikwento sa ating mga kaapu-apuhan. Diba? Kaya... yung mga basher, ewan ko ha, saan nyo kinukuha yung kapal ng mukha nyo? Saan nyo kinukuha yung mga iniimbento nyong istorya para kay Boss FLM? Diba? Pero tuloy sabi ni Ninong Nasakir sa kanyang super chat, napakaswerte natin lahat na naiwan dito kasi nawala na si Balyena na malas sa family natin. Agbyas, Boss FLM! Ayan naman. Naku, anong nangyari dito? Ni Ninong Nasakir! Ano ba yan? California TV sa kanyang super chat. Thank you so much. Ah, di ba? I think bukas matatapos ni Otol edit ni Otol Benok ang pag-edit ng video para mapanood niyo ang full video doon sa BJMP. Kakayanin natin 'yan. Yes. At makita niyo ang scenario doon sa lugar na kung saan ginawa ang humanitarian para sa mga PDL o person deprived of liberty o kung tawagin natin na yung mga inmates. Hmm. Oo. Pero tol, ano tayo tol ha? Magpapaano tayo, magpapakita tayo ng mga onting pictures lang. Kumbaga... Okay, sige. Mag-preview tayo tol. Preview tayo. Yes. Para makita sige, nila tayo. Yung mga kaganapan. Itong mga message ha. Sabi ni kapatid Chantown, amen, hallelujah, mabuhay ka kapatid ko. Alam ko, sinusunod mo at pinagsisikapan ang lahat, magampanan mo lahat. Di ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko kasi nasasaktan sa kanila. Huwag ka na masaktan, kapatid Chantown, dahil
Si Boss FLM ay talagang one of a kind. Alam niya kung anong ginagawa. Dapat tayo magsaya dahil nandito tayo. Tayo yung kanyang pakpak sa panahon na hindi makalipad ang agila. Kaya dapat tayo magbunyi. Hindi tayo dapat na yung feeling natin ay down. Hindi dapat ganun. Dapat lagi tayong energetic. Dapat lagi tayong alam mo yun, high spirit. Kasi si Boss ganun eh. Kahit na ramdam niya yung hirap dun sa loob, pero siya ay high spirit. Dahil sinasabi nga ni Boss, nothing is permanent. So darating ang time, makakasama at makakasama natin ang agila. This program is brought to you by Ma'am Salvi Balaoro from FFCI Singapore. We love you, Boss. Ma'am Salvi Balaoro sa kanyang super, super, super chat. Alright, alright. Tony Moore, hindi ko narinig simula sa umpisa, may kausap ako. Yun nga, President Man, kami po ay inatasan ni Boss na pumunta doon sa BJMP para magkaroon ng humanitarian doon sa mga inmates para sila ay mabigyan ng salamin. Yun nga, habang ginagawa yung humanitarian doon, pasulpot-sulpot, tumitsyempo si Boss na makausap kami isa-isa kasi meron doon parang glass tapos may telepono. So napakasaya ng mga pagkakataon na yan dahil nakikita ko na si Boss, di ba? Nakikita ko siya sa Zoom, nagpupunta kami ng BJMP na andun siya, kumakaway siya sa pinakataas. Pero ngayon kasi, kausap mo si Boss, harapan. So iba yung feeling talaga. Iba. Si Mami Claire, kinikilabutan siya habang nagsasalita si Boss. Ako, iba yung nararamdaman ko eh. Para ako nagkaroon ng peace sa aking puso, hindi ako nakaramdam na magsusumbong ako dahil mga basher. Hindi eh. Hindi ko maipasok yun dahil nonsense para kay Boss yung mga ganyan eh. Papagalitad ka lang. Oo, hindi lang sa ano. Kasi ang gusto ni Boss, magkaroon kayo ng bonding na parang mag-usap kayo ng talagang seryoso usapan yung kung ano yung magiging yung mga words of wisdom na binibigay niya sa akin. Marami mga ano eh, yung emotion mataas talagang as in para kang nakita mo yung kapatid mo na matagal nun nawawala tapos bigla kayo yayakapin ni Boss. Ay, grabe. Grabe mga kapatid. Oo, hindi ko maintindihan yung feeling. Yes, for Ate Hannah girl, nakikita ko si Boss pag pupunta kami ron, kumakaway lang siya. Pero yung makita ko siya na malapitan at mayakap, first time ko today. Makakalimutan tong araw na to. Yung sinasabi ni President Man, makapagpa-picture lang kay Boss, mission fulfilled. Ako, ganun din ang naramdaman ko, mas higit pa. Kasi hindi Boss kasi ang dating ni Boss, ni Boss FLM, pagkausap kayo, parang hindi ka yung walang, Tulbenok, di ba? Parang kaibigan, kapatid, ganun ang dating. Kaya sobrang nakakamiss di ba? Tsaka ang maganda kay Boss kasi talaga, direct to the point. Yes, oo. Diba? Ayaw niya. Teka, basahin ko lang itong mga palipad. This program is brought to you by Ma'am Ems Pascual, Treasurer, FFCA Hong Kong, Santiago 544. I'm lucky kahit papano recognize ako ni Sir Yay. Sabi siya ng FFCI Hong Kong, Cagayan. Thank you so much. Once again, this program is brought to you by Ma'am Tel Gumpak from FFCI Hong Kong. Super sticker. Thank you so much, Ma'am Tel Gumpak. And once again, this program again is brought to you by Ma'am Eden Arnusa, President FFCI Kuwait. Super sticker. Thank you so much. Oops. Nako, nawala itutum. Alright, thank you so much. Sabi ni Ma'am Violeta Tina, kaya kailangan sa tuwing mag-pray tayo, hingi natin ng knowledge at wisdom sa Diyos kasi araw-araw ng buhay natin, magamit maayos tayo. Ayan, on the picture po si President Claire Di Mayuga. Sabi ni Kuya Gold, Hermano FLM, sa madaling panahon ay mayakap ka na muli sa taong bayan dahil ikaw lang may kapangyarihan sa lahat.
ng mga pagsubok sa buhay ko, namin, bawat isa. Masakit man, hermano, kailangan kong tanggapin. Kaya, Kuya Golf, Daddy Golf, Tatay Golf, magpalakas ka. Dahil paglipad ng agila, dapat nandito ka. Daddy Golf, huwag ka masyadong mag-stress. Kailangan enjoy mo ang buhay mo para magkasama-sama tayo dito. Alright? Once again, this program again is brought to you by Dolly Vincent from Japan. Super Sticker! Thank you so much! Sabi ni Mami Josephine A. Luna, he was the living provident man that has the spiritual mission for the people itself. Sabi ni Mami Josephine A. Luna. Sabi ni President Man, saan siya ka na to sa pagtatanong? Ask ko kung naikumusta mo ako, busy ako kanina sa work. Replay ko na lang yung kwento mo. Oo, sige, President Man. Oo. Alam niyo mga kapatid, kung maaari lang talaga na yung habang nagsasalita si boss, i-record mo yung mga sinasabi niyang words of wisdom, napakasarap ulit-ulitin. Oo. Pero hindi pwede. So kinakailangan lang talaga, pakinggan mo siya ng tahimik, pakinggan mo lahat ng kanyang sinasabi para tumimo sa yung puso, yung kanyang mga binibitawa, mga words of wisdom. Kakaiba, kakaiba talaga. Mm-hmm. Sabi ni President Rose Ovida TV Taiwan, FLM team, FFCA Worldwide Family, and to all here in comment section, Mega Live shoutout, FLM lang pinakamalakas, long live, sabi ni Ma'am Rose Ovida TV from Taiwan. Again, this program again is brought to you by Dale Vincent from Japan. Super Sticker, thank you so much. Aha, ayan. So, ayan yung mga pictures. Siyensya na, wala akong sombrero. Nakita tuloy yung aking pinakatago-tagong tuktok. Pero tol, nagtataka ako sa iyo tol. Teka lang. Ano yung tinuturo mo doon? Kasi tinitingin ako, sabi ko, nakikita mo ba yung butiki doon sa dingding? Ang sabi nung inmates, hindi po eh. Dok, malabo pa. Negatiba to. Na takitingnan nga po yung gumagapang na langgam. Sabi ko doon sa inmates, hindi niya rin makita eh. Sobrang liit. So sabi ko, doktora, kailangan niya ito yung kabit mo dyan, pinakamalakas na garado. Para ultimo alikabok, kita. Ayan yung mga kulitan namin ng mga inmates doon. May mga inmates dyan, ang sasarap kakwentuhan. yung mga naging kaso nila, pinapag-uusapan namin dyan. Sabi ko, ano nangyari doon sa ano, sa... Ay! Tawak na sinasabi mo dyan, ha? Ayan, nakita niyo si President doon, nag-aasikaso, parang si Kwedong yung warden. Anong malawak? Upamamid na sinasabi mong malawak dyan. Malawak na ba yung paliparan? Ay, mas marami bang mas malawak dyan? Nakita mo naman yung kanina, oh. Super kintab ng airport. Ako naman, papunta pa. Ayong guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinuel TV, muling magbabalik.